At ayan mga bossing. Okay, nandito tayo ngayon mga bossing sa simple discussions and little information tungkol sa mga equipment natin like amplifiers, equalizers, etc. So sa madaling salita, konting information lang para magkaroon kayo ng idea. Okay mga bossing, so ngayon, i-discuss natin ay ang difference between AV receiver at ng mostly ginagamit natin lahat, integrated amp. Okay, so syempre pareha silang amplifier mga bossing. So ano ang difference nila at ano ang benefit ng magkaibang amplifier kung saan sila mas compatible gamitin. Okay, so bigyan ko muna kayo ng basics. Para may idea, mamaya ako na paliliwanag mga bossing. So amplifier basics mga bossing. What an amplifier does is basically explained by its name. So it amplifies sounds. An audio source like a musical instrument or CD player feeds its audio signals via a cable into the amplifier, which then enhances the sound in a variety of ways and outputs it through but in or externally connected speakers. Okay. A higher powered amplifier measured in watts can produce louder sounds with more clarity. Lower quality amps will distort the sound if it's unable to handle the high volume. Okay, so amplifier basics, yung integrated amp. Pinaliwanag ko na yan doon sa isa nating discussion. So yun nga, ang sinasabi dito, yung amplifier nga po ay, yun na, basically, in-explain niya na yung pangalan niya. So, meron lang isang one basic function ang amplifier, ang integrated amplifier po. So, yun nga, ina-amplify niya yung signal na galing sa audio source, pinaliwanag na sa last discussion. Then, yung audio signal na yun na ina-amplify niya ay inilalabas niya through speaker output. Okay, mga bossing? So, very simple. Yun ang amplifier. Ang integrated amplifier, yun po. And then, sa AV receiver naman, so ang basic po, no, basahin ko muna para sa inyo. AV stands for audio video. An AV receiver is capable of receiving both audio and visual signals from a variety of sources such as radios, CD players, DVD players, and video game controllers. The receiver then can then output the signals to a variety of displays, speakers, or recording devices like television or CD player. An AV receiver typically has various volume and sound controls and the ability to switch between various inputs and signal output. Okay, siguro hindi na ako magpapaliwanag ng masyadong marami sa integrated amp. Medyo familiar na kayo dyan, di ba mga bossing? At naipaliwanag ko na rin yan sa last discussion natin. So, okay. AV receiver tayo mga bossing. AV receiver, mostly used yan mga bossing. For home theaters, okay? Hindi ko sinasabing hindi siya pwede sa music. Actually, maganda din siya sa music. So, ang pinagkaiba nila between integrated amp, di ba ang integrated amp ay stereo, no? Stereo lang ang kanyang sistema. So, ang AV receiver po, yan po ang, dyan kinopya yung nakikita niyo mga speakers ngayon, multimedia speakers 5.1, 8.1. So, sa AV receiver po, galing yan. Ang AV receiver po, ang configuration po ng output niyan ay may 5.1, meron mas mataas, etc. So on and so forth. Ang AV receiver idea ay galing po sa quadrosonic. O anong quadrosonic na dating stereo system. I-discuss din natin yan sa next discussion natin. So, AV receiver. Mostly nga ginagamit yan sa bahay. No? Typically, more digital. And yun nga po, ang AV receiver, hindi nyo na kailangan lagyan ng equalizer. Hindi nyo kailangan ng effects. Dahil nandun, may built-in effects na siya. May DSP surround compatible na siya. Dahil nga 5.1 ang kanyang configuration. So, built-in na doon sa kanyang system ang iba't ibang klase ng effects. So, ang AV receiver ay hindi po nilalagyan ng equalizer. Because yung buong sistema niya po ay mostly digital. Okay. So, ano pa po? Ayun nga, since 5.1 channel siya, magandang-maganda pong gamitin sa movies, games, etc. Pero maganda rin po itong pang music. And FYI po mga bossing, maraming AV receivers, lalo yung mga audiophile na hobbyist. So, kagaya din natin, may mahilig sa sounds.
sa ibang bansa, meron tinatawag na silang audio file hubby sila. So, meron silang setup ng TV receiver na talagang grabe. So, makikita nyo sa YouTube yan. So, may malakas din setup, pero mostly, at recommendably, ang AV receiver setup po ay for home use lang. Okay? Since kahit may setup yan ng malalaking speakers din, na makikita nyo, merong front, merong rear, merong sub, pero siya ay ginagamit talaga, hindi siya advisable for sound system sa labasan. Okay? So for karaoke use, pwede daw ba yung AV receiver? Bakit hindi? Kaya lang po, mostly ng AV receiver, wala pong mic input. Okay? Since ang system nga ng receiver, ang AV receiver, ay mostly for, ayun, decode digital music, etc. So, decode and produce digital output. Okay? So, yan po ang AV receiver. Ano pa ba? Ang pwede kong i-share tungkol sa AV receiver? Ayun nga po, ano po, basically, at isang word lang ang pwede natin i-describe sa kanya, mostly digital. Okay? And, yun nga, may mga processing, marami siyang process, hindi unlike ng amplifier na one basic function. So, ang AV receiver po meron. May mga ibang process siya, which is pwede din yung, pwede siya mag process ng, yan, sinabi ko, di ba, yung visual signals, etc. So, kung paano po yan gagawin, at paano yung isa-setup, ay depende po sa paggagamitan nyo. Okay? So, sana po malinaw na ang difference between both. At kung may tanong nga, question, pwede ba sa music ang AV receiver? Why not? Opo, maganda po yan gamitin sa sound trip. Pambahay lang. Unang-una, ang pinagkaiba rin nila po, ano, mas detalyado ang tunog ng AV receiver. Meaning, sisimplihan ko. Hindi ko sinabi mas maganda kung compare sa nagamit natin. Pero sabi ko nga kasi, most ang kanyang sistema ay digital. So, ang kanyang audio output ay malinis na yan, mga bossing. Talagang maganda. Malinis. So, yung palitan ng signals between mga channels ay mararamdaman nyo. Ah, kagaya nyo, halimbawa nanonood kayo movie, may helicopter. Magkakala nyo, totoo yung helicopter. At yung mga tunog, kung saan nyo maririnig. Okay? Unlike integrated amp, which is ginagamit natin sa ating mga sound system, stereo lang siya, left and right. Ah, so may pinakaiba, at syempre yung benefit din ng pares na amplifier, ay both na promising. Ibig sabihin eh, hindi mas maganda to, hindi din mas maganda yan. So pagdating kasi sa sound system, hindi tayo pwedeng mag-compare kung ano mas maganda. Kung ito ba o yan. Kasi depende nga po yan sa ating audio file ear taste. At depende din kung saan natin gagamitin. Okay? So, hindi natin pwedeng compare which is better, this one or this one. So basic, ganun lang. Oh. So sa integrated app naman, ayun, napaliwanag ko na rin yan. Kaya kung, you know, wala na ba kayo iba nabanggit? Yung sa karaoke, kung pwede mong gamitin yung audio receiver, pwede. So paano yun kung problema mo yung mic input? No? Siyempre, saan ka naman kukuha ng video okay file kung gagamitin mo pa video okay receiver? Diba sa DVD player, yung mga MIDI dyan, may mga mic input yun. Okay? So, no problem. So, pwede rin naman, gumamit ka ng mixer. Diba? Para magkaroon siya ng magandang vocal output. So, wala na ba ako nakalimutan? So, bago tayo magpaalam, konting shoutout muna tayo, siyempre. Okay, Alvin Aldaya, kumpare ko yan, ano? And big boy KLD. Ayos, gawa lang ng maraming content. And then, siyempre, special shoutout kay Randolph Fabian Prad from Alpha Kappa Rho Zamboanga City Council, Brad. So, FEU Moraita chapter ako. Simula Alpha Kids, then naging siyempre mayroon natin pag-usapan dito yun. Basta, long live. Nasa puso yan. Actually, ito pa yung aming yung logo ng aming FEU Moraita chapter. Batch 1993. Ako, Brad. Okay, salamat sa pagbisita at pag-subscribe sa channel. Randolph Fabian, Brad, from Alpha Kappa Rho Zamboanga City Council. Okay. And then, sino pa ba? So, yung new subscriber natin, Ruel Recorba. Siyempre, RCJ Studio. Yan, shoutout. Yung mga suki natin yan.
And Silverio Villaroman, bagong suki natin. Glenn Villarreal. Hi sir, shoutout sa'yo. Lori Igana. Rodel Orlanda, new subscriber ulit. And then, yun, si kabayan naman to, Michael Kabatik from Cabanatuan. Shoutout sa'yo, bossing. Raul De La Paz, new subscriber. So, ayun, maraming salamat sa inyo, mga bossing, sa support at laging pagbisita sa channel. At kung may mga ideas kayo and opinions na gusto nyo i-discuss natin, huwag mag-atubili. Basta may oras tayo at kaya natin, ay gagawin natin. So, mga bossing, let's rock and roll!